Welcome back to my channel. Welcome dito sa JC Collection Tutorials. Under curiosity kasi, alam naman natin na I have my PS5 is right here. Physical edition, so pwede siyang saksakan ng disc. This is a Blu-ray disc. So titingnan natin kung anong mga pwede ba nating ilagay yung mga PS4 games kasi PS4 games is Blu-ray din. Actually pati yung PS3 yata Blu-ray. Pero tingnan natin aside from PS5 games. So let's go. Mga ninja, bukod dito sa aking mga PS5 games, ito pa lang ang aking mga nalalaro dito sa channel na PS5 games, PS5 games, pero ito hindi pa ito bukas, galing ito kay Altab. Thank you, Altab. Very nice. And ito, parang ulit kay Sir Mark, MRKBT para sa ating audio ngayon. Very nice. Thank you. At bukod dito sa mga games na ito, backwards compatible daw ang PS5 sa mga PS4 games. So ito, try natin ngayon. Nakabukas yung PS5, nakikita mo siya dyan, ito mga PS5 games. Tatabi ko muna niya kasi hindi natin niya kailangan. At ito yung PS5 natin. Physical disc, nakaharap sa inyo, tayong tayo. Very nice. At ito yung mga ilan sa mga PS4 games ko na gusto ko i-try dito. Unahin natin yung mga may free upgrade sa PS5. So, tingnan natin. Connect muna natin. For now, ang nakalagay yata dyan is, yan, Demon's Souls. So, eject muna natin. Yan, Demon's Souls. Hindi ko na alam kung saan ito nakalagay. Itong Spider-Man, Miles Morales, ang nakalagay dito is PlayStation upgrade, PS5 upgrade available. So, pag sinaksak natin yung disc, tingnan natin kung ano mangyayari. Ingat ha, kasi nung nakita niyo yung first setup ko doon sa PS5, kabaliktad yung disc. Kailangan yung may design na disc, yung front ng disc is nasa left side. Wait lang ng konti. Yeah. Ayan, so makikita nyo, nag-run siya. Pero this is a PS4 game. So, meron lang dyang option na, pag pinindit itong option na to, meron dyang nakalagay PS4 Spider-Man. Dito, pag pinindit mo yung option, may lalabas sa ganyan. Game version. So, pag klik mo yan, merong option na PS5 Full Marvel Spider-Man Miles Morales. Then, meron din PS4. So, meron siyang dalawang version. Ito, parang separate game ito. Kasi, yung sa game save ko sa PS4, hindi ko siya malalaro sa PS5. Kahit nakasync yan sa PS Cloud, sa PS Plus. Iba yung game. Kasi, iba nga yung graphics. Magkaiba sila ng graphics. Mas maganda yung sa PS5, syempre. Pero yung PS4 na graphics, pwede mo na yung malaro dito sa PS5. Pero, pang PS4 yung graphics, no? So, yan, meron siyang dalawang version nyo. Sana nakikita nyo. Meron siyang dalawang version. Okay na. Confirm, gumagana siya. Kasi nakalagay dito, nakalagay PS5 upgrade available. Isa pang bala na meron ako na PS4 game, pero pwede sa PS5. This one. This is the PS5. A PS4 version ng Assassin's Creed Valhalla. Meron din itong PS5 version, pero meron ang copy lang natin ngayon is PS4. Ayan, Assassin's Creed Valhalla. Try natin, kasi meron din siyang PS5 upgrade available. So, saksak natin. Very nice. And ayan, gumagana din siya. And then, joke lang. And then, pag pinindid mo yung option, meron siyang game version din. So, select natin, PS5 Full Assassin's Creed Valhalla. And PS4. So, another game yan. Magkaiba sila ng game. Kagaya ng Spider-Man. So, pagka bumili ka ng PS4 na bala, pwede mo siyang isaksak sa PS5. Then, i-download mo yung PS5 version for free. So, para kang bumili ng dalawang disc. So, tingin ko, masulit itong PS4. Alam mo bakit? Dalawa yung disc na makukuha mo. Yung PS5 na bala, mas mahal. Pero isa lang yung game. So, parang feeling ko masulit yung PS4 pag bumili ka ng Assassin's Creed. Kung meron kang PS4. Pero kung meron kang PS5, okay na yung PS5. Malamang, ewan ko may difference, kung may difference yun, pero malamang wala. Kasi it's PS5 version din naman. So yun, very nice. Legit yung PS5 upgrade. Tapos ito, makikita nyo ha. Itong game na to, Cyberpunk 2077. Wala siyang PS5 upgrade. At hindi ko pa alam kung gagana yan dito. So ngayon, itatry talaga natin. Ito, this is the first time. Makita nyo, walang naka-install dyan na Cyberpunk. Itatry natin kung gagana to. So, dalawa yung CD ng Cyberpunk. Titignan ko lang magre-read. Doon tayo sa data disk. PS4. PS4 version ng Cyberpunk. Try natin.
Sana di ba sira? Antay-antay lang. Naku. PS4 yan na hindi yung PS5. Boom! Look at that. Look at that. Sinabi, as a, in-advertise ng, Sony, na PS4, PS5 backwards compatibility sa PS4 is pwede. So, 95% daw nun. So, hindi lahat ng games pwede. Pero, almost lahat kasi 95%. So, yung Cyberpunk, nag-install siya. Nakita natin. So, hindi ko natutuloy. No? Kasi hindi nakasya kasi maliit lang ito eh. Try natin. Eject. Eject ko yung disk. So, pwede. Na-read siya. Na-read siya. Hindi ko pa alam kung playable, pero malamang pwede kasi hindi naman siya ma-read kung hindi siya playable. Eh. Pag hindi siya playable, walang lalabas dito. So, na-copy post, pero nandiyan na yung Cyberpunk icon na yan. So, pwede. Very nice. And mag-try naman tayo ulit ng another game na wala sa PS5. Ito, di pa kasi bukas yung iba kong game. Lumang game. Lumang game. Yung wala sa... Ito, Tomb Raider. So, try natin to. Shadow of the Tomb. Try natin sa PS5. Sana pwede, no? Maganda to, eh. Oop. Automatic siya nagka-copy, no? Pero yung sa PS5, parang hindi siya automatic. May pagkakaiba kaya sila. You know, Shadow of the Tomb. O, copying na rin. So, pwede siya. Walang wala siyang... Ah, meron. Meron siyang wallpaper. Meron siya, meron siya. Hindi kasi nakakonnect yung LAN nito. So, hindi siya nag-update. Pero meron siya. Wala lang siyang, wala talaga siyang picture, pero dito may mga design na para siyang stones. Hindi nyo nakikita kasi medyo malabo. Kasi maliwanag yung screen eh. So, okay, gumagana siya. Ubiruin nyo, saglit lang, wala pa isang minuto yun, naka 8% na to. Maliit lang yung game eh. Hindi kagaya ng iba, pero napakabilis ng SSD mag-install. Ini-interrupt ko na siya. Hindi ko pa ito nalaro. Alas pag dato na ibang tao, pero hindi ko pa ito nalaro. Regalo sa akin ng kapatid ko, shoutout kay Eliza. Hindi ko pa ito nalaro. And try natin to. Ito yung pinaka favorite game ko na Game of the Year, syempre. The Last of Us 2. Try natin dito. Dalawa rin tong disc na ito eh. And may data disc, parang ano, parang Cyberpunk. Yung mga malalaking game talaga kasi. Parang Red Dead Redemption din. Ganun. Yung Red Dead Redemption ko, hindi ko pa nalalaro kasi nasa hiraman. So try natin to. The Last of Us. Ito yung collector's edition ko dito. Ayan o. The Last of Us Part 2, game disc. Ay, ne, data disc. The data disc. Lamang laruin ko ulit ito dito. Sana may PS5 upgrade to. Sana, no, kahit bayaran na lang, no? Pero sana mag maganda pag free. Sana magkaroon sila lang ganun. You know, The Last of Us Part 2. Aww. Pwede rin. Pwede rin. Oh, may Part 2. Nakikita niya itong Part 2. Pero wala siyang ano, picture. So, siguro hindi pa updated para sa PS5. Pero sa tingin ko, nagka-copy siya. Pwede siya malaro. Ayos din. Very nice. Itong gagandaan sa physical disc edition ng PS5. Kung meron kang mga PS4 games, pwede mo siyang gamitin sa PS5. So, hindi mo kailangan magbenta ng games. Pwede mo pa rin laruin yung mga old games mo basta nandiyan yung physical disc mo. Or kahit digital, pwede mo siyang i-download tapos i-laruin sa ating PS5. Try ko pa ng iba. Resident Avengers. Ano yung Avengers ko? Try natin itong Avengers. Ayun o, Avengers. This one. Avengers. Shit. My God. Try natin. Sa mga tatanong ko sa kung tinatapos yung mga games ko, nandun sa JC Caloy Gaming. Please subscribe din kayo sa JC Caloy Gaming natin. Doon ako magla-livestream. Oh my God. Ah, ayan. Nabasa siya pero unable to install na kasi wala na akong ano. Didelete natin iba. Delete. Ito pa ngayon sa PS5. Unti lang talaga. Wala pang... pwede siguro mag-install nung sa Seagate, pero hindi nyo magagamit yung super fast loading times ng SSD ng PS5, which is 825GB and 600 lang yung usable. Then ito, gumana yung ano, Avengers. Bawal daw siyang makapi. Bakit? Ay, no, meron. May beta pa, oh. May kita rin yung beta. May beta to, eh. Di ba? May demo to. So, madadownload mo rin yun using this disk. Pwede yung, pero view details, error. Can install, you don't have enough storage space. So sa tingin ko, mga ilang games lang ang pwede mong install sa PS5 mo sabay-sabay. Pero para sa akin, hindi na ako magre-reklamo. Kasi yung slim ko nga, napagtyaga ko ng tatlong taon, 500 lang. Ito 800. Pwede na. Ano pa ba? Gusto ko pa mag-try. Gusto ko pa mag-try. Ito pala, Ghost of Tsushima. Try natin Ghost of Tsushima, no? Kalaban na Last of Us 2. Ayan, no?
Ghost of Tsushima. Very nice. Ayun o, sa gilid. And then, this is a physical disc. Pasok natin. You know, automatic. Updated. Pati ang mga updates niya, automatic nagda-download. And yan, copying na siya. And playable dito sa PS5. Ayos. Very nice. So, good news para sa mga PS4 owners na gusto mag-PS5 na meron pang mga old games na nandyan sa inyong bahay, no? Sabihin, baka masayang. Hindi siya masasayang. Actually, pwede siya laruin. PS5 serves as PS4 na din para sa mga digital and physical games kagaya nito. Pwede rin yata yung mga movies dito pa sa Blu-ray. Nakakapag-play din dito ng movies. Pero I suggest mag-Netflix na lang kayo. So, yun lang naman, mga ninja. Gusto ko lang din. Maraming nagre-request na ito eh. Na kung gagana ba. Although, marami ng video about dito. Pero, para dito sa channel, ngayon ko lang ginawa ito mag-try ng PS4 game sa PS5. Literally, kasi hindi ko pa yan nagawa. Wala pang naka-install dyan na PS4 lang na disc as standalone PS4. Kasi yung mga in-install ko, PS4 and PS5 games. Ito, tinry natin yung mga PS4 games lang talaga na sa PS4 gagana, then pwede pala sa PS5. Sana nakatulong ako sa mga ibang nagtatanong at sana na-clarify ko na rin yung about sa mga physical and digital games about dito sa PS5 kung ano yung mga gumagana. 95%. Hindi pa ako naka-encounter ng game na hindi gumana dito sa ating mga tinry na games. Sa tingin ko, magtatry pa ako ng ibang games, titignan ko kung ano yung mga hindi compatible kasi yun yung gusto kong makita. Kasi konti lang naman yun, no? Kailangan natin mahanap yun. I-update ko lang kayo dito sa channel kung ano-ano yung mga games na hindi pwede. Malamang nasa internet na rin yan. At sana, huwag niyong kakalimutan yung ating live stream. Ito, Demon's Souls, nilalaro ko to. This is a PS5 game. Sa tingin ko, pwede ba to sa PS4? Hindi ko pa na-try na magsaksak ng PS5 game sa PS4. Baka masira yung PS4. Pero tatry natin. Hindi ko alam. Pero siguro. Pwede. So yun mga ninja, thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo dito sa ating mini information tutorial video lang naman para sa mga PS5 owners na meron ding PS4. So maraming salamat. And see you on the next one mga ninja. Yeah.